Ayan. So hello, magandang araw Pilipinas at nagbabalik tayo ngayon. At syempre, as promised, tuloy-tuloy ang ating mga ratchada, expose. Kaya naman si Sarah. Good afternoon, Madam Palangga. Palangga, ayan. Live na live tayo today. At habang natin natin si Attorney Glenn Chong, ayan, yung muna natin i-promote sa inyo ang ating SendWave app. SendWave app. Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and Canada, libre ang magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang Maharlika code so you'll get $20 free credit sa inyong unang padala. So, yung mga hindi pa nakapanood sa ating live kanina, so pwede niyong balik-balikan yan mamaya. At ngayon, gusto nating ipaalam sa inyo kung gaano kadami ang mga kasong mga kasong ibinato kay Attorney Glenn Chong. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. At dito, papakita ulit natin sa inyo kung gaano gumapang ang ahas, kung paano magmando sa kanyang mga galamay para pahirapan kami at ang taong bayan. Pero syempre, sabi nga natin mga kababayan, isang kembot na lang ay malapit na magwagi. Okay, taong bayan. Okay, teka, wait. Are you excited? Mga hitad, excited na ba kayo? Excited na ba kayong manalo sa ating laban? Imagine ninyo, grabe ang laban natin pero patuloy pa rin tayong ginigipit. Kaya naman, okay, I'm ready to rumble. Okay? Okay. May sasada si Attorney Glenn Chong. Mukhang may ano pa. Mukhang may binoball jack pa. Okay. Excited na kami. So, si Liza Velez, excited na silang lahat. Lee Hing. So ngayon pag-uusapan namin ni Attorney Glenn Chong ang tungkol sa kanyang samot-saring binabato sa kanya. Dahil hindi lang si Tevez ang binabato ng kung ano-anong mga panggigipit. Again, kasama nga po ako dyan. Tayong lahat, kasama kayo sa panggigipit. Imbis na murang bigas ang ibigay sa atin. Efficient services na binibigay ng gobyerno, ease of doing business, mababang kuryente, mababang tubig, mababang mataas na sweldo, peace and order, walang panggigipit sana. Pero again, patuloy tayong ginigipit, kaya patuloy tayong nangangabels. Sabi nga ni Dead Scorpion kanina, may nangangabels versus gagabels na si Lisa Tanaz. Excited na po kami, wagi ang laban, sabi ni Edith Cassis or Cases. Tungkol sa love life, bigla ako natawa. Sabi ni Chen Chen, tungkol sa love life ni Attorney Glenn Chong. Ayaw mo na muna, huwag mo ng love life, okay? Ibang usapan yun, okay? Pag-usapan mo natin yung laban natin sa buhay. Kasi kumbaga, magsakripisyo muna tayo, okay? O ako nga, di ba, yung love life ko, dahil sa sobrang busy ko, nakakalimutan ko na kasi laban tayo ng laban sa bayan. May panahon para sa love life. Kapag napalagpa na ano na natin ang kuting at ahas, eh everyday love life na tayo, o, di ba? Mag-ano na ako dito, sabi ko nga dun sa friend ko kahapon, sabi ko kapag natapos na ang ahas at kuting, eh di, magbo-bold star na lang ako. Ay, nako, kidding aside, mga palangging-ging, okay, yun daw mahilig manggipit, madyantot, and jingit, sabi ni Balitang Itad. Watching from UAE, si Cooking Kata Recipes. One of the bravest, sabi ni Palangga. You have my respect. Let's sing it. Thank you, Palangga. Mahalin ang bayan. Eh, yung tandem namin ni Attorney Glenn Chong. Mahalin ang bayan. Baka nagla-love life pa daw si Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, tatawagin natin. Baka nagla-love life pa ito. Ay, nako. Share ko yan ha. Ayan, ayan. Sumagot na siya. I-share daw niya muna. Hello, Nika Pinay UK. How are you? Alam nyo, kayo mga nagka-follow sa akin noong 2015. Hindi man tayo personal nagkikita, pero natatandaan ko yung mga pangalan ninyo na nakikita ko kayo. And I really appreciate it so much pala palangga. Very bad, Lisa, kung ang itsura, very bad kung ang itsura siya ang ugali, sabi ni Lily or Laylee. Okay?
Kapag mag-bold star ka, ma-insecure si Lisa. Ah. Hindi siya magpapatalbog, papakita niya yung butod niya. Diba? Karyang Hilas TV Vlog, Maverick, kilo po to both of you. Yes, 30 once more. Ayan, si Lisa Smugs, bigaon, bigatot, alpot, patotot. Siling ni Mario Lula, dinagdagan ko na para solid na solid. Mm. Davao City, Miss Honey, ayan. Napanood yun na ba ang ating vlog kanina? Please watch that, mga palangga. Salamat sa imong kaisog. Always watching from Lapu-Lapu City, si Donabel Gokong. Gokong. Thank you, palangga. Kailangan din maging matapang. Sa mundong ito, tanggalin niyo yung duwag-duwag nun sa buhay. Diba? Wala tayong paroroonan pag duduwag-duwag tayo sa laban ng buhay. You have to be brave, darling. Thank you, palangga. Ah, ang ganda naman talaga, kaya lang late na ako, humanga ako sa iyo. Ingat ka palagi, sabi ni Fernando Velasco. Thank you, Corduroy, ang mukha ni Smug, sabi ni Awi Makabato. Commander Aguila, good morning, warriors. More power, Miss Maharlika. O yan, bati-bati tayo. Baby Cares 14, John, Micah, Parales, daran yan si Attorney Glenn Chong. Ang pinakaabangan ng vlog mo, sabi ni Chato Baker. Si Valerie Nesnas, ayan naman, ayan, tuloy-tuloy na ang ating pakikipaglaban. Eto na siya. Ayan, welcome, Attorney Glenn Chong. Hi, brother. Brother Warren. Hello, Ate. Magandang umaga sa iyo dyan. It's past, it's almost 1 o'clock yata dyan, or alas dos na 1:10. Ng madaling araw. Wala, okay. Magandang umaga sa inyo, sa mga nanonood po sa atin, tumatangkilig po sa channel ni Ate Claire dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo, and for everyone else around the world, magandang araw po sa inyo. And thank you, Ate Claire, for having me here in your vlog again. Thank you for your time. Alam ko, busy-busy ka ngayon sa kakasulat dyan, kasasagot sa mga ginagawa sa iyo ni Butod. Gusto malaman ng ating taong bayan at siyempre, Attorney Glenn. Ang kapal. Ayan, ayan. Oh my God. Ikaw lang ang nagsulat niyan lahat? My God. Hindi. Yung reklamo sa akin. Ah, reklamo ba yan? Yan? Yung isa, ganito kakapal. Yung isa naman, ito mas makapal. Grabe. Talagang tinrabaho ka. Anyway, Attorney Glenn, ang title ng ating live today is Attorney Glenn Chong, pinapatrabaho ni Liza Ahas. Anyway, so nag-start ito. Balikan ulit natin. Dalhin natin uli ang ating mga kababayan. Itong complaint or ikaw na mag-explain sa kanila, nagsimula ito ba nung nag-start na nagsalita ka sa Liwasang Bonifacio o dun sa Maisog? Paano ba? Actually nagsulat na ako ng nagsimula na ako magsulat ng aking sagot kasi merong pinapasagot nga ako ng Commission on Bar Discipline ng Integrated Bar of the Philippines para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Itong complaints na to, dalawa to, isa kay General Carranza, isa kay General Pitalio. Ito yung mga sangkot. Ito yung mga bis na actually they have command, supervision and control doon sa 20 police officers na nag-torture. Dumukot actually. Mapapatunayan ko naman talagang dinukot talaga. Pinatay si Richard Santillan, pati ang kanilang police asset. Sinabi ko talaga to na police asset kasi itong regional anti-cybercrime unit, nakuha nila yung cellphones ni Richard tsaka yung babae, si Jasmine Kasing. Si Kasing, no? Tapos, kaya alam kong asset talaga yung babae na pinatay din nila kasi in-extract yung contents ng cellphones ni Richard at ni Jessamine. And then, nakakuha ako ng official copy doon. Nabigyan ako ng Cainta Police Station. Yung subsequent na mga chief of police na nagbigay sa akin. Kasi hinabol ko talaga yon. And then, meron nung isang text, yung anak ni Jessamine, sabi niya, Mama, wala po kaming pangkain, wala po kaming pambili ng bigas. Okay. Tapos, ang Jessamine doon, anak, pumunta ka kay sir, may pera doon. Tapos sumagot yung anak at sinabi niya, ayoko po, maraming asset dun. So, nakita mo yan. O, nakita ko yan. Pinapapunta niya yung anak niya dun, kay sir. Kay sir.
kumuha ng pera para pambili ng bigas. Ang sabi ng anak, ayoko po, daming asset doon. So anong ibig sabihin doon? So si Jessamine was sila. Asset sila. Okay. Si Sir ang handler nila. Oo, kaya nga pwedeng kumuha ng pera eh. Mm-mm. So pinatay din nila yung asset nila. So ito si Karel Pitalio, itong isang complainant, yung manipis, ang happy ng siyam sa mga salarin. Siyam sa mga salarin. Happy siya. Oo. Oo. Happy. Kasi tatlong unit yun eh. Yung regional intelligence, siya yung head doon. Siyam ang salarin galing doon. Pinakamarami. Yung pangalawa ay Kaita Police Station, pito. And then apat galing sa regional itong highway patrol team. So, tapos of course, si General Carranza, siya yung may overall supervision sa 20 kasi lahat sila doon sa kanyang regional police office, Region 4A. So, eto, sinagot ko, ang si Pitalio, sinabi niya, nilabel ko siya. Nilabel ko raw siya ng dalawang beses, January 5 at January 7. Si Carranza, anong taon to, Attorney Glenn? 2019. Okay, so that ko lang yan. Yung isa. Eh, si Carranza, natawa na lang ako mga kumayan. Okay, si Carranza, anong year? 2019 din. Actually, magkasabay sila. Oo. Magkasabay sila nag-file. Attorney Glenn, 27 counts of? 27 counts of libel, 11 counts of unjust vexation, tapos yung Capitalio, 2 counts of libel, and isang obstruction of justice. Ito naman kay Carranza, 27 counts of libel, 11 counts of unjust vexation, 1 count of obstruction of justice. Wow. So, at any rate. Yeah, sorry to interrupt you, pero gusto ko lang ipaintindi sa taong bayan na Attorney Glenn, itong kinakaso sa iyo ay mula nung naganap nung 2019. Tapos natanggap mo lang ngayong after mo magsalita sa Maisog at saka sa Liwasang Bonifacio. Correct. Anong date ang complaint nila para malaman ng taong bayan? Actually, nakatatak dito sa complaint, dinanggap ng IBP February 26, 2019. 2019 pa to na-file. Pero limang taon, hindi ako pinasagot. Pinasagot lang ako ngayong nagsalita na ako doon sa Maisog Rally. So kaya, doon sa aking sagot, I pointed it out. Sabi ko, nagsalita ako doon sa Maisog Rally January 24. And binuking ko yung pag-aamin ni Lisa Araneta Marcos, Attorney Lisa Araneta Marcos, na magkakaroon siya ng meeting sa may-ari ng Smartmatic at kailangan niya ng dalawang technical guys. Pero hindi ako pwede dahil galit na galit sila sa akin. Uh-oh. So sabi ko, the unethical and immoral conduct of Attorney Lisa Marcos is detailed in my affidavit executed on September 11, 2023. Attached hereto as Annex 1. So, plaster talaga si Lisa Marcos doon, mga kababayan. Number one evidence ko siya doon. First owner siya. Okay. Ano yung sinulat? First owner. Hinanapan ko talaga ng paraan para madramatize ko talaga that this complaint is more of an of harassment. Tapos sabi ko, January 24, nagsalita ako doon sa Maisog Rally, binuking ko si Lisa Marcos, si attached Annex A, Annex 1, kasi A sila, ako 1. So, na first honor si Lisa Marcos, mga kababayan, plaster talaga doon sa IBP. That's part of the records of the case na at least meron na naman akong other venue aside from COMELEC, dito na naman tayo sa IBP, aabot ng Supreme Court yan. Nakalagdag na naman siya. Hindi, magpa-file din ako ng disbarment case laban kay Lisa Marcos. Pagkatapos kong sumagot nito, magpa-file din ako ng disbarment case laban kay Lisa Marcos for this unethical, immoral conduct na nakikipagkita sa may-ari ng Smartmatic. Yeah. And then, hindi lang yung meeting na sinabi niya, the evidence from the election system will show na minanipula nga yung election result. Mm-hmm. Yan yung sina General Rio. Sila Colonel Odonio, si Frankie Saak at si Gas Lagman.
So, hindi lang yung meeting na sinabi ni Lisa Marcos. The evidence itself from the election system will show, strongly appears na minanipula nga yung election system. Specifically, for Metro Manila, Batangas, and Cavite. Kasi galing lang sa iisang IP address yung mga resulta. Mm-hmm. And, mind you, hindi to kasama sa affidavit ko, but I know this existed. Merong room doon sa Cybergate Plaza. Itong Cybergate Plaza, ito yung call center ng JJ Summit, Robinsons. Katapat okay. Yan ang headquarters ni nila Marcos, di ba? Mm-hmm. Ati Claire, napuntahan mo yan. Napunta ko yun May 9. Oo, May 9. Oo, yeah, May 9, nandun ka. May isang room doon, Ati Claire, na hindi ako pwedeng pumasok. Hindi rin pwedeng pumasok ang head ng aming unit doon. Ang pwede lang pumasok, si Attorney Hubert Guevara at si Attorney Ivan Uy, plus si Alex Ramos. Tatlong tao lang sila na pwedeng pumasok doon. Ang pinagdududahan ko, bakit humingi sila ng malaking bandwidth para sa building namin? Hindi mo kailangan ng malaking bandwidth kasi ang kailangan lang naman namin, yung picture image ng election return, ipapadala sa amin. Yun ang purpose namin, mga kababayan. Kaya nandun kami sa Cybergate Plaza. Kasi nag-set up kami ng para siyang call center na no, maraming computers. Sabi ko nga, nakita ko yun. Nakita ko yun. At hilihilera yung mga computers, di ba? Nagdududa na ako nun eh. That's above board. To be fair naman sa mga Marcos. That's above board. Nakahilera yung mga computers, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, hanggang lahat ng regions covered. Tapos may mga tao talaga doon na nataantay. Ang protocol is, ang watchers doon sa presinto, magpapadala ng picture image ng election return sa amin doon sa Cybergate. So ipapadala nila yung picture. Picture image lang yon mga kumpayan. And then, itali namin doon sa computer and then merge them together para may picture like sila Marcos na ano nang nangyayari doon sa boto. Uh-oh. O doon sa bilangan. But, Ate Claire, makikita mo, it did not work. Halos walang nagpadala ng election returns na picture. Mm-hmm. Oh, it did not work. Pero ito, mga kababayan, Ate Claire, bakit mo kailangan, kumingi kasi sila Ivan Uy ng malaking bandwidth para doon sa building namin. Bakit mo kailangan malaking bandwidth kung picture image lang ang ini-expect nating tanggapin mula sa mga magte-text sa atin? Yeah. And then you compare that, you take that huge bandwidth allocation doon sa single room na hindi kami pwedeng pumasok. Sila lang. Yeah, sila lang. Yung technical guys. So, anong ibig sabihin doon? Ang tingin ko, mga kababayan, meron silang sariling monitor. Binigyan sila ng monitor ni Smartmatic para makita nila that Smartmatic delivered its end of the bargain. Yun. Kaya malaking bandwidth ang kailangan kasi papasok yung resulta doon sa room na yun. Which is illegal. Wala yan, hindi yan pwede. Nabibigyan ka ng sarili mo ng Smartmatic. All candidates, bibigyan mo kung bibigyan mo yung isa. Mm-hmm. Yeah. So, doon sila nag-monitor para makita nila that Smartmatic complied with its end of the bargain. So, going back, noong January 24, nagsalita po ako doon sa Davao. And then, February 1, kinalkal ko talaga yung Facebook ko. Kasi yung post ko na, wag mo ako isali sa binabalak mong plano dahil hindi ako mag-atubiling basagi ng bungo mo. Di ba? Mm-hmm. May post akong ganyan. So, yeah. February 1 yun. That was the day you called me. Di ba? Ate Claire, yeah. Tinawagan mo ako at sinabi mo sa akin na mag-ingat ka dahil may rest back sa'yo. Oh, yes, mag-ingat yes, ka. Yes. Oh, kakasuhan ka. So, okay. February 1 yun. Mm-hmm. January 24 ako na February 1 ang warning na dumating sa akin. Tapos, natanggap ng asawa ni Richard Santillan ang unang parcel ng IDP February 16. Pero in-inform niya ako, nasa Dubai na ako. So kaya sabi ko, padala mo sa address ko sa Cebu. Kasi doon ako, kasi yung tatay ko inoperahan, so babantayan ko muna. Mm-hmm. And then mag-speak din ako sa isog rally sa February 25. I arrived February 24 sa Cebu. At 23. Oo. So,
Inantay ko doon, wala akong natanggap. So bumalik ko dito sa Manila. Then may dumating doon sa nanay ko. Oh, dumating doon sa nanay ko. So you see, minail nila around February na. Kasi February 16 natanggap ni Janet Santillan eh. Pero itong isa, minail nila yung sa nanay ko February 7. So nagsalita ako sa Davao. Winarningan mo ako ng nagsalita ako sa Davao January 24. Winarningan mo ako ng February 1. Minail sa akin February 7. So you see? Yeah. Sinabi ko kay Attorney Glenn Chong, mga kakababayan, na re-rest bakant ka, kakasuhan ka ni Lisa ayon sa akin puting ahas. So ito na nangyayari ngayon. Diba? Nagkamali ba yung ating mga informer? Tama lahat dahil si Lisa ahas lahat ang may pakana nito mga nangyayari. Okay, tuloy mo, brother. Mm-mm. So, syempre, I have always said na hindi ko pagkakawalan si Lisa Marcos dito sa kanyang ginagawa. Sabi ko nga, babasagin ko yung bumungo. Mas babasagin ko talaga. File lang talaga kita ng disbarment proceedings din. Tit for tat. Oh. Hindi kita aatrasan, Lisa Marcos. Ikaw lang. Sabi ko nga, sampalin kita eh. Buti nga, sinampal ka ng iba eh. Yes. Pag-usapan natin mamaya yung flu call. Pero Attorney Glenn, maganda din yung tanong ni Melda Legaspi para nga naman sa lahat ng lahat, hindi naman nalalaman kung ano yung bandwidth. Ano daw po yung bandwidth, Attorney Glenn, sa simple ito yung kaliwanag. Ito yung size ng data na pwedeng pumasok doon sa inyo, yung capacity. Ito yung capacity ng data. It's the capacity. It's more of the capacity kasi kung maliit ang bandwidth, di syempre matagal pumasok yung data. Yeah. Matagal pumasok yung data kasi mag-uunahan sila eh. And then, ang capacity ng bandwidth is fixed lang. Like for example, ito yung capacity, maliit lang. E di kundi lang yung makapasok at any one time. Pero kung malaki yung bandwidth, marami yung makapasok at the same time. So kaya nga ang tanong ko, bakit mo kailangan ng malaking bandwidth kung ang data na hinihingi natin ay picture image lang ng election return? Diba na lang kung may kopya ka ng transmission results. Yeah. O, diba? Yeah. So, yun yung sagot ko sa... Thank you, Imelda, sa iyong katanungan. At least maliwanag ang lahat kung anong pinag-uusapan natin dito. So, ulitin ko lang. At okay, declare kung ang bandwidth mo ay maliit. So, lahat ng data mo, papasok all at the same time, mag-uunahan. So, matagal siyang ma-process. Kasi maliit lang yung bandwidth. Pero kung bandwidth mo ganito kalaki, maraming data makapasok all at the same time. Mm-hmm. Diba? Yeah. So, yun na nga, dahil sa pagsasalita mo, imagine mo, after 2019 pa yung reklamo nila, kumbaga binuhay nila. So, paano natin ito ngayon lalabanan, Attorney Glenn? Itong mga harassment, you know, ng way of harassment ni Lisa Ahas. Actually, ang madali lang naman, tinatawanan-tawanan ko nga lang yung complaint nila Karansa, mga kababayan. The good thing about it is that lahat ng alleged na libelous remarks ko all happened on December 19 and onwards. Matindi yung date na yan. Kasi December 19, yun yung mga post ko na ginamit nila. And onwards, until January, mga libelous daw yun. Okay. Natandaan ko, forensic examination, actually autopsy, sa bangkay ni Richard, nandun ako sa harap. Mula alas 4 ng hapon hanggang alauna imedya ng umaga the next day. So, matagal yun. Alas 4 ng hapon. Nagsimula kami alas 4 ng hapon nung dumating sila Dr. Erfe, si Chief President Acosta. And I will always be grateful sa kanila. The entire Pau family. Mm-hmm. So, alas 4, all the way na yan hanggang naghating gabi, natapos alauna ng ilang oras ba yung 9 hours? Mahigit 9 hours. From 4 to 12 is 8 hours plus 1 hour kasi launa na yung natapos. Almost mahigit 9 hours yung autopsy. And then pag alas 2 ng umaga, nag-press conference si Dr. Erfe. At sinabi niya na tinorture si Richard Santillan on the basis of the cadaver na nakita nila. They took 1,700 forensic photographs.
Yeah. Alas 10 ng umaga, the next morning, nagtawag si Carranza ng press conference. Si Carranza, si Pitalio, si Carpio. Uh-huh. At pilit nilang ginigiba yung statements ni Dr. Erfe. So, imagine, ginamit nila yung kanilang posisyon bilang police general, chief ng regional intelligence, and medical legal, para pabulaan, para i-cover up yung mga police na pumatay, nag-torture at pumatay sa kay Richard Santillan. So, given my condition, anong magagawa ko? Kundi to counter them. My motive is to counter them para hindi maka-escapo yung mga killer. Yeah. So ngayon, alam naman natin, alam na ang mga abogado to, mga kababayan, truth is not a defense in libel. Kahit patutuo ang sinabi mo, it's not a defense in libel. Your defense there is walang malisya. Oh, walang malisya kasi may publication, okay, may defamatory imputation, allegedly defamatory imputation, may publication, identifiable yung person. So dito tayo magkakatalo kung may malisya o wala. Walang malisya yung ginawa ko because sila ang nag-twist ng katotohanan. Yung sinabi ni Dr. Erwin, binaligtad nila. Mm-hmm. So anong gagawin ko? The only tool available for me is my social media account. Kasi marami namang naniniwala sa akin sa social media. So ginamit ko yun to counter them. At yun ang ginamit nila. Sabi nila, hindi raw totoong dinukot. Malinaw naman yung sinabi ng even the court already recognized that my car was already prepositioned at the crime scene 1 hour before the shooting started. Na-preposition na yung sasakyan ko doon sa crime scene. Nandoon na, isang oras bago magputukan. E nasaan si Richard? Yeah. Kung ang sasakyan ko nandoon, wala siya. Eh di dinugot. Simple lang yun. At at any rate, I will ilatag ko lahat yan. Ilalatag ko lahat yan para makita sa taong bayan. That's good to know. Kailan mo planong file ng disbarment itong si Liza? After ko ma-file yung aking my verified answer sa IDP is due on April 19. April 19. So, i-file ko yun by April 19 and then after that, magsulat na ako ng complaint laban kay Liza Marcos. I could file it by the end of April or early May. Okay. So, Attorney Glenn, sa dami kong vlog, ano, everyday nagbablog ako. I don't know kung napag-usapan ba natin tong flow call. At ang bukol. Diba? Napag-usapan ba natin? Di pa. Remind me kasi hindi pa. Hindi pa natin. Okay, so for sure, well, nabasa ko sa post mo na nag-announce ang nag-release ng statement ang presidential communications na hanggang ngayon nagpapahinga itong mag-asawa dahil daw nagka-flu. Eh, may higit isang linggo na may flu pa rin. Ang sabi nga ni Mother Pebbles Talakera dyan, baka flu call. Kasi nga, confirm. I believe na confirm mo din, di ba, na talagang nag-anuhan sila. Na nag-enkwentro sila, na nagbatuhan, nag-away, kaya, you know, nagkaroon ng flu call. So, according to my source mo, ano sabi ng source? According to my source, na, well, I regard the person as reliable, nagbatuhan yung mag-asawa. I'm sure, ito yung galing sila ng Germany. Kung nakita mo, mga kababayan ko, nakita nyo, nababa sila ng eroplano na pinicturan. Na visibly malungkot si, or visibly disturbed si Marcos Jr. Tapos si Liza was attempting to make a dry smile. Di ba? Kita nyo yung picture na yun? Si Marcos Jr. na una, visibly disturbed yung mukha. And then si Liza, a dry smile sa likod. I am sure pinag-usapan na nila yun. Ito yung pagka sinabi ko nang sasampalin, di ba? Yes, tapos yes, ko nang sinabi ko na sasampalin. So, malamang topic nila yun. At nagbabatuhan nga sila. And then, si babae tried to duck. And then, natamaan yata yung ulo. And then, the in-house doctor could not repair the damage. Could not repair the damage. Yeah. Attorney Glenn, ako. Ay nako, grabe na itong ating mga issue. Actually, nakarating sa akin, ito nga, baka di mo pa narinig, sa ating putingahan, na parang everyday,
kasama tayo sa kanilang dinner, kasama tayo dahil sa mga expose ko, at syempre kasama din yung iyong mainit na jajampalin mo back to back, at sineryoso nila na hindi naman literal ang meaning, at ang nag sa katuparan ng iyong sinabi ay si yung kanyang jowa. Diba? So, by the way, diba, sila Garin, itong sila Pimentel, yung mga kongresista, kumusta na nga pala yung update sa kanila na nag-threat din sa'yo na papailan ka ng kaso or they will seek legal whatever na pwede nilang ibato sa'yo. Kumusta na ito mga to? Iba-ibang perspective sila, mga kababayan. Iba-ibang perspective sila. Okay, isa-isahin natin. Okay. Si Janet Garin, ang perspective niya, my act was dishonorable kasi babae siya. Babae siya. Okay. Dapat hindi sinasampal. Ganun din yung kay Goles. Ang babae hindi sinasampal, minamahal. So yun yung perspective nila. Ito naman si... Jill Bungalon, yun yung ano, sabi niya na the act could be a cause for disbarment, okay? Okay. And then si Johnny Pimentel, si Robert Barbers, yun, ungentlemanly behavior. Si okay. Ortega, hinanin tulad niya si Lisa Marcos sa nanay ko. Si David Suarez, asawa parang, kung siya daw ang asawa, how would I feel? Ginumbag na ang asawa mismo eh. Kaya nga eh. Ginumbag na nga. Diba? Oh. Kaya nga ang question, nasaan ito mga kongresista na ito? Anyway, so mayroon bang pangaras sa'yo, pagigipit na nakarating dito sa pwersa ng kongreso? Dahil masyado silang maingay after nung nagsalita ka dun sa Liwasang Bonifacio. Tapos, nung pina-expose natin yung tungkol sa flu call, parang tumahimik sila. What do you think? Tumahimik sila kasi nagkakuntungan eh. Yes. So, at hindi, mga kababayan, kaya nag-post ako, hindi ako sumampal ha. Kasi baka ako magbibintangan. Tumahimik sila kasi nga, nagkatotoo. And hindi ako ang sumampal, kundi yung asawa mismo. O okay. Whatever, kung sumampal, o sinampal, o natamaan. Bumato, oo. Or na natamaan yung ulo akin, niyo. Tama yung information mo na binato, nag-away sila, dahil yung, you know, bunga nga ni Lisa Tanas, at syempre, ina-under niya si Kuting, so parang naging pusa. Mula sa pagiging Kuting, medyo tumapang na ng konti, naging malaking pusa, nas nagbatuhan, umilag si ano si Smugs, tapos may moment na nagkaroon sila ng mga eksena at nalagdag pa sa hagdan. Actually nalagdag na rin dati sa hagdan yan eh, doon sa Baguio. That was last year yung binokelya ko din. Anyway, so far wala namang masyadong wala pa bang panggigipit sa Congress so far? Wala pa nakakarating ng letter? I think Ate Claire, mga kababayan, naunahan natin sila, pinadala natin ang sulat eh. And yes. In fact, as an update, nagpadala po ako ng sulat kay Congresswoman Janet Garin. And then copy for you si Johnny Pimentel, si Robert Ace Barbers, at si Anthony Goles. That was before lumabas sila Suarez, Ortega, at si Bungalon. At any rate, naunahan natin sila. Ito yung sulat, ito yung affidavit. Mag-imbestiga kayo. You know, if I remember right, and my fellow lawyers could correct me, meron niyang, or the people in the ombudsman, meron niyang implementing rules ng Republic 6713. Yung you have to answer the communications of the public. Dapat may acknowledgement letter yan eh. Dapat sa office ni galing kay Garin, kay Pimentel, kay Barbers, at kay Goles. Kasi nagpadala ako ng sulat sa kanila eh. So dapat they should acknowledge that na natanggap nila. Nasa implementing rules yan, if I remember right, na dapat i-acknowledge mo yung sulat ng publiko. And I did not get an acknowledgement. Well, the acknowledgement is due within 15 working days from the date of receipt. May 15 days na ba? Hindi pa. Wala pa. Baka sa pinakadulo ng baka 15th day. Sumagot sila. Ayun, kasi nanonood sila sa atin, brother. So, dapat magsumagot sila.
Ate Claire, mga kababayan, suffice it to say, it's been a week. One week tomorrow because it was a Tuesday ko napadala. Tuesday pa lang bukas, mag one week tomorrow. One week pa lang. Okay. May time pa sila. Pero tumahimik sila lahat. Mm-hmm. Tumahimik na sila lahat. Wala na silang sinabi. Tumigil na sila dito kay Ortega, I think was the last one to say something about this issue. Nagka-flucol kasi. Nagka-flucol. Natuluyang nagka-flucol. Oh my God. Natuluyan. Natuluyan. Kamusta naman sila? Anyway, sige, go ahead, brother. What I just noticed, ating kaya, mga kababayan, si Francisco Paulo Ortega, congressman ng La Union, is assistant majority leader. Si Deven Suarez, this is Quezon, anak to ni Congressman Danilo Suarez, si Manong Dani. Deputy Majority Leader. Si Janet Garen, Deputy Majority Leader. So ito yung mga sidekick ni Tambalos-Los, mga kababayan. Ito yung pinaka mga ingay na nag-react. Ito yung mga sidekick. Hindi ka naman ilalagay dyan as Majority Leader, kung Assistant or Deputy Majority Leader, kung hindi ka talaga trusted na tauhan o sidekick ni Tambalos-Los. Mm-hmm. So, what I see is that may order ni Tambalos-Los to. May utos to ni Tambalos-Los na tirahin nyo yan. But you remember, doon sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan, sinabi ko doon, si Tambalos-Los may pananagutan yan, yung 525 million pesos na yeah. worth of projects. Baka ulitin ko, ito yung, yan yung ano, I think that is the reason why may utos sa kanilang mag-react dito sa sinabi ko. Kasi, nung congressman pa ako, magkasabay kami ni Martin, mga first time congressman. And then, nalaman ko na may 10 billion na pondo na dadaan sa kay Martin. So, nakiusap ako sa kanya kung pwede bigyan mo ako ng 525 million para matapos yung pagsimento ng mga kalsada ko. Umukay naman siya, so sumulat ako. Tapos per station, kung saan lugar, ang kalsada, isang sulat. So tapos nilagay ko yun sa isang brown envelope. Ang total doon, mga kababayan, is 525 million pesos. So, bibigay ko sana kay Martin doon sa floor. Sabi niya, wag mong ibigay dito sa akin, maraming makakakita. So, yung ngayon nga ang sabi ko, para kami mga magnanakaw, nagtago doon sa likod ng main door ng session hall, doon ko binigay sa kanya. And then, nothing happened. 2 years later, may news ang Inquirer. Number 2 ako doon, 525 million. Parang pinapalabas nila na nabigyan niyo, natanggap ko yung 525 million. Pero hindi mo natanggap. Nabigyan niyo, pinapalabas. Walang naman kalsada. Na-release yung pondo. Na-release yung pondo, pero walang kalsadang dumating sa distrito ko. So kaya sinagot ko sa Inquirer. Na-release na kalagay yung pangalan mo na isa ka na nakatanggap nitong 520, di ba? Ay, number 2 ako noon eh, sa listahan. Yan, kita mo? Number 2 ako noon sa listahan eh, na tumanggap ng 525 million na pondo doon sa 10 billion na amount. So pero sinagot ko sa Inquirer, dito sa Facebook post ko. Sabi ko, ang tanungin mo si Martin Romualdez. Binigay ko sa kanya yung listahan ng mga proyekte ko. Tapos may station yun. Bawat istasyon, may isang letter. Tapos pirmado ko yun, binigay ko sa kanya. Kung na-release yung pundo, walang dumating na kalsada sa distrito ko, si Martin ang tanungin nyo. The next day, namatay ang news. Pinatay yung news, wala na. That was 2012. I remember that time. Kasi headline yun sa Inquirer eh. 10 yeah. billion. Number 2, Glencho. Yeah. Eh, sinagot ko dito sa Facebook ko. Sabi ko, wala akong natanggap na kalsada. Ang binigyan ko ng request si Martin Romualdez, tanungin mo siya na saan ang 525 million. Binalik ko yan doon sa Liwasang Bonifacio. Kaya allergic si Martin Romualdez sa issue na yan. Mga kababayan, 525 million in 2010 is a big, big amount. Yeah. Grabe, napaka... At... Hello? Oh, okay, hello. Oh, I think there. Yes, I'm here. Akala ko nawala ka. So actually, mayroong mga issue ngayon na was it 3 kilometers na project dyan? Tacloban Palo Diversion Road. Mm. Anong issue dyan, brother? Na parang 3 kilometers, 3 billion ang project? Kanino yan? Baka kay yes. Martin so, naman yan. May nakita ako doon post na nag-react actually. I think the person is from Leyte. I also know that place. Oh, kasi
I studied in Talo, Leyte, doon sa seminaryo for 2 years. So, meron ng diversion road dyan. Tapos, eto, ibang diversion road na naman to. Ang nakalagay, ang budget is 3.2 billion pesos, tapos 3.18 kilometers lang. 3.18. So, wala pa, hindi pa nag 3.2 kilometers. 3.2 billion yung budget, 3.18 kilometers lang. Mga kababayan, asa ka makakita ng kasada ng 1 billion at bawat kilometro? 1 billion. 1 billion ba? Ah. Kilometer? 1 million pesos per kilometer yan. Per meter. Saan ka kita ka sa 1 meter? Isang metro lang 1 million? Compute natin. Natin. Compute natin. Gagamit isang meter, diba? Isang dita lang, oh. 1 meter, ganyan lang. 1 billion, isang... No, oh, grabe. Oo, 1,000 times. Kalooy talaga ang bayan. Grabe, mga kapalangga. So, tama nga. Tama nga. Nag-calculator ako para hindi tayo ano dito. Kamali. Mm-hmm. Mga kababayan, 3.2 billion. Kung tama yun ha, kung tama yung nakita ko. Okay. Pero kailangan imbestigahan para malaman natin kung mali o tama, di ba? Ang point natin dito, mga kababayan, is we're putting it out to the public space. Sa inyo. Para busisiin tong project na to. Tacloban, Palo Diversion Road. 3.2 kilometer, 3.2 billion pesos for 3.18 kilometers. So, 1 billion sa 1 kilometro. Ang 1 kilometro, mga kababayan, ay 1,000 meters, di ba? Mm-hmm. Kaya nga tinawag na kilometers. 1,000 meters yan. So, kung ang 1 billion, 1,000 metro, ang cost ng 1 meter is 1 million pesos per meter. Na 1 dipa lang ng kalsada, aabot ng 1 million ang gastos. Mm-hmm. So, imposible yan. Tapos ito pa. Ang tingin ko, pwedeng umabot ng ganun kung may road right of way na bibilhin. Yung mga madadaanan ng mga private lands. Bibilhin sa mga private first of people. Yes. Okay. For example, dito sa Makati o dito sa Ortigas, maggagawa ka ng kalsada, gigibain mo yung mga existing building at siguro aabot na 1 billion o 1 kilometro. Because babayaran mo yung mga lupa na kinuha mo, yung road right of way. Okay. Private lands. Pero ito, ang nakalagay, swampy land. Eh kung swampy land, walang, hindi aabot na 1 billion yung road right of way doon. Kaya dapat talaga tutukan to ang, alam mo, dapat talaga imbestigahan ng ating mga taong gobyerno. Pero sino mag-iimbestiga kung silang lahat ay magkakasabwat? Ate Claire, mga kababayan, yung lugar na yan, distrito ni Tambalos Dos yan, first district of Leyte yan. Eh, baka kaya naman. Baka kaya, bawat metro 1 million. Oh, di ba? Oh, isang metro, 1 million. Baka, kaya. Ang mahal naman ang puntod ng mga hinayupak na to. I'm just thinking right now, Attorney Glenn, na bila ko na naalala yung SMNI, tsaka si Doc Lorraine, tsaka si Ka-Eric. Di ba, ganun din yung tanong nila, yung 1.8 billion na expenses doon, na allegedly na expenses. So, nagtatanong din tayo dito na allegedly, you know, kaya dapat magpaliwanag sila, totoo ba ito? Nagagastos ang gobyerno, pera ng bayan, ng 3 billion. Sabi ng 3 billion, di ba? So, kaya dapat talaga tututukan itong investigasyon. So, kaya nga baka ginto yung kalsadang ipapatayo nila. Siguro may gold teeth. Hindi ginto, at iglete, mahal na masyado. Gold teeth siguro. Ay, no. May estatwa ni Tambaloslos every kilometer. May estatwa ni Tambaloslos every kilometer. Oh my God. Malamang. Alam mo, Attorney Glenn, hindi ko alam kung bakit tawang-tawa ako sa flu call. Tawang-tawa ako dito sa seryoso yung pinag-usapan natin. Pero baka ito yung tawa ng tagumpay na natin. Kasi parang ayoko ma-high blood ngayon. But I feel so happy with you at yung mga palangga natin nanonood. So, yun nga, baka ginto, may halong ginto yung kalsada, kaya ganito na lang yung presyo. Ate Claire, mga kababayan, hindi mawala-wala sa isipan ko yung 525 million na nawala.
Yeah. Si Tambalos Dos yun, ang tinatanong kong nasaan. Ito naman ngayon. And I remember, ulitin ko to. Ulitin ko to. Nasabi ko na to dito kay Ate Claire dati a long time ago and I never repeat this again. One time, asar na asar daw si Lisa Marcos sa akin dahil kininto ko sa iyo yung pagsuntok niya kay Bongbong Marcos doon sa aeroplano papunta sa New York. Nahalala ko. Disuntokin niya si asar Ivan. Asar daw. Oh, hindi. Asar na asar daw talaga si Lisa Marcos sa akin kasi kininto ko sa iyo. And hindi ka naman, pinablisize mo sa buong mundo na si Bongbong niya yung kanyang kasama. Uh-oh. Tapos, pero mas kasar siya kay Ivan Uy dahil kininto sa akin at tawa-tawa pang nagkwento. Sige, balik tayo doon. Anong gagawin niya ngayon kay Ivan Uy? Okay. Ewan ko kung anong gagawin niya kay Ivan Uy. Okay, bro. Pero I could, alam mo, it's very vivid sa isip ko yung mukha ni Ivan Uy na tumatawa habang nagkwento doon sa ano. As if he was really amused. Na-amuse talaga siya na sinuntok ni Lisa, yung kanyang asawa, sa mata, sa harap ng maraming tao. At any rate, balik tayo doon sa story ko. Tulad ng sinabi ko, over the 6 years, iniimbita kami ng dinner doon sa Nara Street, sa Forbes Park, doon sa bahay nila Bongbong at ni Lisa. And then sabi ko nga sa inyo, sa 8 na nandun sa loob ng dining room, 2 lang kami nag-iyosi, ako at si Lisa. So one time, labas kami sa gate. Tinapik niya ako, tara na, yosi na tayo. So, labas kami doon sa garden. Sabi niyo, you know, sabi ni Sandro sa akin, Sandro, yung anak niya. Uh-huh. At that time, si Sandro, pinatrabaho niya sa opisina ni Martin Romualdez. Tutor si Martin Romualdez kay Sandro. So, doon nagtatrabaho si Sandro sa kanyang tito. Tito Martin Romualdez. Uh-huh. Ang sabi ng kanyang, you know, sabi ni Sandro, they are so corrupt, they don't even attempt to hide it. Oh, those were the words na sinabi niya. They are so corrupt, they do not even attempt to hide it. You see? Sobrang kurakot nila. Hindi nga sila nagtatakang magtago eh. So, sino bang ibig sabihin ni Sandro? Sino bang ibig sabihin ni Sandro? Oh, saan ba siya nagtatrabaho? Hindi kay Martin Romualdez. Hmm. At yun ang hindi mentor, talaga mawala sa kaya at naman again? Ngayon, at yun ang mentor niya. Kaya naman ngayon, even though during that time, nung sinabi sa inyo ni Lisa, during that time, ayaw niya sa ginagawa ni Tambaluslos, baka naman nainggit lang siya, inantay lang niya yung proper, you know, time niya ngayon. Kasi hindi siya maka, well, diba, nung time siguro, ngayon. So, yeah. Ka doon. Nainggit siya. Kaya sinabi niya sa akin. Chinika bumbum niya sa'yo. They are so corrupt. They don't even attempt to hide it. Oh. Yeah. Oh, and of course, mga kababayan, Ate Claire, hindi na ako nagtaka na wala nga yung 525 million eh. Oh. Yeah, para sa palsada sana ng distrito mo, ng biliran. Sa nasa isip ko, si Sandro doon nag-MBA ka sa opisina ni Martin Romualdez. So ayan, magaling na siya. MBA talaga. Nag-MBA ng pagnanakaw. Diyos ko po, grabe naman to mga, ay nako, mga kalaban ng bayan. So, pero I'm so, I don't know, basta ang ganda-ganda ng aura mo ngayon, brother, ang aura natin dalawa, hindi tayo yung gigil na gigil doon sa mga nakaraan. Baka naman malapit na dahil, you know, napanood mo ba yung aking vlog tungkol sa polboronic na hawak ko na ang partly ng ebidensya. Ang caption ko nga doon when I shared it, ang caption ko nga, exciting na to. Oh. And tayo. I think I also got an independent confirmation that yung polboronic video actually exists. Yeah. Alam mo yan, Ate Claire, yung polboronic video actually exists. Yeah, at not only that, meron pa. Yeah. Meron pa kung another bala laban kay Lisa Marcos. Hindi lang itong nakwento ko sa iyo kagabi, di ba? Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me, but not you because they hate you so much. Oh, yan yung number one. The other one, yung minanipulan niya yung isang institusyon ng gobyerno na respetado natin lahat. Tapos yung pangatlo,
Inano rin niya, binalasubas din pala niya yung taong yun na ang laki-laki ng tulong sa kanya. Marami silang binalasubas. Isa pa yun, mas mabigat yun. Mas mabigat yun yung tao na yun na binalasubas din niya. Lisa, you know already who I mean. Ito yung pinagbawalan mo ako puntahan. Now I know the story. Kaya pala binawalan mo ako pumunta doon kasi ayaw, natakot ka na ikwento niya sa akin kung ano yun. Alam now mo, I already know. Actually, nakwento ko rin sa aking mga palangga, I think that was kagabi, na it's the same thing na ginawa din ni Lisa sa akin yon. Na sinabihan niya ako na huwag ako maniwala doon sa taong yon. Kasi I confirmed eh. I confirmed na... I think, wait, we're talking about the same person, right? We're talking about the same person. Yeah. Kasi okay. Yung person na ito, actually natutuwa ako sa kanya yung mga ginawa niya nung pandemic. Kasi ang dami-dami talaga niyang natulungan. So, syempre, alam na nila sa description mo. Na parang sabi ko naman, yung mga tao during that pandemic time na talagang ang dami naghihirap na tao, yung mga taong nakatulong, aba, nakakatuwa yun. So ako, dahil nga budol na budol tayo nun, brother, ako budol na budol talaga dahil Marcos-Marcos tayo, di ba? Kuting-kuting. So sabi ko, bago ko buksan yung bibig ko during that time, i-confirm ko nga dito kay Lisa na ito, kung totoo ba itong sinasabi ng taong ito. Maybe in due time, papangalanan natin siya. In due time. So ngayon, sabi ko, tapos very negative kaagad siya na parang, no. Sabi niya na gano'n, he's ganito, he's ganyan. Don't believe him, da-da-da-da-da-da. He's like that, gano'n. Tapos nung nagkwentuhan tayo kagabi, so na-confirm ko na halos pareho yung inaano sa atin, sinasabi na layuan natin yung taong yun, huwag tayo maniwala sa kanya. The fact na may marami siyang natulong. So now mga kababayan... Ako pinagbawalan akong pumunta because I think natakot siya na baka ikwento sa akin. At meron ebidensya. Eh, nakwento ko nga na binigyan siya na talagang, ano ba yun, utang o bigay? Kasi ang sabi ko, inutang niya eh. Natuwa si lalaki doon sa single part. Alam na ni Lisa, kung usapan natin ngayon, tumbong na yun. Yeah. Grabe, may ebidensya. May ebidensya. Kaya nga, ito talaga yung sinuod ko. Ito talaga yung sinuod ko. Good vibes happen. On good tides. Good vibes. On good tides. Wow. Good vibes talaga. Kaya pala good vibes happen. Tayo, no? Oo. Yes. Grabe. So, yung buko lang, sinabukulan ang ano yun, malungkot. Oo. Well, lungkot na siya. The fact na nagalit siya. Kay Ivan Uy, tapos yung kinuwento mo sa akin, eh kaya sila nagsusuntukan ng bonggang-bongga. I know. Well, actually, yung story na yun, Atiklet, mga kababayan, that's really, it speaks a lot about the character of Lisa Marcos towards her husband. You see? It speaks a lot. Anong klaseng tao si Lisa Marcos tungo sa kanyang asawa? Di ba? Imagine, sabihin na lang natin, pangulo nga yan. Because I do not recognize him as president. Mm-hmm. Never did. Sabihin na lang yung pangulo yan ng Pilipinas. And then, ganun na lang, susuntukin mo na lang in front of people around. And yung mga subordinates niya. What about si Adrian? Yung sinakal ni Lisa Marcos, harap namin. Yeah. You see, yung contempt niya sa kanyang asawa, yung contempt niya doon sa kanyang empleyado, you see that character in her. Hindi dapat yung kaawaan. Kaya nga dapat sampalin eh. Eh, sinampal na nga. Diyan ang bag na nga eh. Pero Attorney Glenn, ano ba, di ba dapat ang PSG to protect the president? Di ba? Eh, bakit walang ginawa yung PSG? Dapat kinulong na si Lisa. Right there and back, di ba? Alam mo naman ng kababayan, ang PSG ay they are simply lowly rank and file employees. Hindi naman sila ang, wala naman sila actually kapangyarihan. Sumusunod lang sila sa utos kanila. And
given the fact na nandun sila sa environment na nandun si Lisa Marcos, nandun si Bongbong Marcos, nakikita nila na ang presidente nila ay walang imit. Sunod-sunuran lang dun sa kanyang asawa. So ngayon, ang asawa ang sumuntok sa kanya. So anong gagawin nila? Ang nasa isip din naman, hindi naman ikaw ang presidente. Ito naman magbabae ang presidente. Yeah. Hmm. Yeah. Naintindihan natin yan. Oh. So siguro, babalik ako dun sa ano, nagbigay kay Lisa ng pera during sa electoral protest. Siguro mas maganda no, kung mahingi natin yung ebidensya. Kung willing siya na ipakita natin para kabugin natin ang bongga-bongga si Lisa para lalo silang mag-flukulan. My God! Anyway, brother. Baka matay naman yung kamilang side ng kanyang ulo. Kaya nga, oh. Tignan natin. Yeah. Anyway, may gusto pa akong tanungin sa'yo bilang isang abogado kasi abogado din yung inape. I don't know kung napanood mo yung in-expose ko din na 5-minute video sa PIDEA ni Virgilio Lazo kung saan dinibdiban niya yung si Attorney Delgado. Anong comment mo dun, brother? Anong comment mo dun sa issue na yun as a lawyer? Di ba? Tama ba yung pagkaintindi ko at the time nung binasa ko yung news? Yung sasakyan ni Attorney is may sira rin yun, di ba? Parang yung horn. Ano ba tawag? Oh, may sira yun. Oh, tapos yung window yata, yung window din, di ba? Mm-hmm. If I remember. Oh. Tama 'yun. I sympathize with si Attorney si Panyero sa sinapit niya, but that is something that we should not allow to happen. Remember yung abogado na nga may alam na nga sa batas yan ni. People respect lawyers because they are officers of the court. Tapos itong taong ito, susuntukin mo lang yung abogado tulad ng just because he is your underling. Yung nakita niyo sa video, yeah. Oo. Nandiyan pa ba siya sa PIDEA? Is he still there? Wala na. I think ongoing pa rin yung kaso niya sa ombudsman. Umalis na siya na sa private practice. Bumalik siya sa private practice. Kasi hindi niya nakinaya yung mga abuse na ginagawa sa kanila. Marami sila, hindi lang naman siya eh. Yeah. Well, at least may delikada siya umalis on his own or was he promoted out? Oh, promoted out ang tawag nyo pag pinalayas ka na. Oh. So, good enough na meron siyang kaso sa ombudsman and I hope that the ombudsman will give justice to our Panyero na inapin nitong General Lazo siya, di ba? Lazo, yeah, PIDEA Lazo, yeah. Chief. Oh, General ata yan. Oh. Yeah. General ba yan siya? Lazo. I'm not sure, but ang pangalan niya si Virgilio Lazo, yeah. I mean, At least pinakita ng tambayan that if we work together, we put pressure, mahihiya din yung mga abusadong taong tulad nila. At aalis sila sa pwesto. At least. Yeah. Kaya nga, so talagang grabe nabuksan na ang lahat ng injustice na ginagawa ng gobyernong ito. So, ikaw, anong pakiramdam mo ngayon sa development ng ating laban? Kasi sabi ko nga, I started in August of 2022, nga bells ko pa lang, then dumating si Attorney Vic, dumating si Pangulo Duterte, dumami tayong lahat. Anong nakikita mong flow ng laban natin? Actually, Ate Claire, parang lahat, everybody seems to be talking about June 30. Oh, you think so? Mm-hmm. Oh, parang everybody's seems to be talking. I mean, I think umabot din yan sa kanila that everybody is talking about June 30. What's June 30? Hindi, kasi si Pangulo Duterte mismo nagsabi na mamiesta daw tayo ng July 1. Oh. Sabi niya. Sabi niya June 30, tapos umabot tayo next day. Mamiesta daw tayo sa San Pedro. Kasi hindi tayo matatapos na isang araw. Yun yung sabi niya doon sa Cebu, di ba? Uh-huh. Well, June 30 is significant, mga kababayan. Because sa June 30, magto 2 years na si, effectively 2 years na si Bongbong Marcos sa kanyang termino. Yeah. And then, ang matitirang termino for the Vice President is less than 4 years. So if there's a change in power,
the vice president succeeds the president, Kuno, President Kuno, ha, kasi hindi ko talaga nire-recognize yan. Sara Duterte would be eligible for the election. So, kung earlier than that, then one term din lang siya, remaining 4 years. Mm-hmm. So, kung less than that, she would be entitled to, she would be entitled to run for re-election. So, yun yung significance ng Duterte. Yeah. Attorney Glenn, just to clarify lang, yung tanong mo kanina, mm-hmm. si Lazo is a member of the Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984. Kaya hindi niya ako makakalimutan kasi he belongs sa Maharlika Class. Okay. I think he's a general. Oh, I think he's a general. Dati siya sa ito. SAF member siya, Special Action Force. Okay? Most of the general yan kasi ang head ng SAF is general. Baka general siya, general problem. kasi national problem. Hindi si Marcos ang national problem. Walang duda yan, mga kababayan. National problem talaga si Lisa Marcos. Kahit tanongin niyo yung mga appointees niya, problema nila si Lisa Marcos. So yun yung national problem. Etong mga underling niya, general problem na yan. Yeah. Attorney Glenn, anong vibes ngayon sa Pilipinas? Yung pag lumalabas ka, yung mga sinasabi ng mga tao na kakausap mo, when I say vibes, yung nararamdaman ng tao towards the government? I declare, hihingi akong dispensa because I don't mingle out there because I have to protect myself, di ba? Hindi natin alam, isang paala lang. So as much as possible mga kababayan, hindi niyo po ako makikita na nandiyan sa kalsada, or as much as possible I also limit my exposure sa mga malls or public places because I'm aware na pwede akong i-agitate doon pwede akong dramahin doon pwede yung gurgurin not necessarily gurgurin. Adiglier, when I'm on the road, hindi ako nila pwedeng gurgurin. Alam ni Lisa yan. When I'm inside my car, hindi nila ako pwedeng gurgurin. Pwede akong lumabas ng sasakyan. But kung nasa public place ako at maraming tao, pwede akong i-agitate, pwede akong i-provoke, and then yung mga kasama ko magre-react, and then the reaction might be more than the expected reaction. So yun ang iniiwasan ko. Yun ang iniiwasan ko talaga na I could be provoked, and then yung mga nagbabantay sa akin would be provoked in the same manner. So kung may makikipagkita sa akin, I have to meet them separately in safe places. So I'm not very very well aware of what's going on, pero except once I was in Green Hills. I was in Green Hills. Bumibili din ako doon ng mga pabahay, mga bargain. Yung mga LV na basahan, katulad ni Inday Sara. Yung LV na basahan. Okay. Binibili doon mga shorts, yung mga tanks, tank tops, yung sa workout, kasi madaling masira yung shirt sa pawis. So, yun. One time, bumibili din ako doon ng yung mga mani, raw peanuts. O kasi kumakain ng raw peanuts, hindi yung niluluto. So, tapos sabi ko, mahal na to, ha? Sabi niya, si Mike yata yung nagsabi na, dahil yan kay BBM. Tapos, tapos sabi niya, marami na nga pong galit sa kanya eh. Sabi na nandira, marami na nga pong galit sa kanya eh. Kasi yung paninda, mataas yung presyo ng bilihin. O yun yung nasaksihan ko doon. Na personal mo na narinig sa tao. By the way, tama ka. By the way, Attorney Glenn, si si Barhelio Lazo is a general, retired general. You're right. Ah, general. Oo, hindi nga ito ang kamali dyan sa PMA, general lang aabuti. So, Attorney Glenn, go ahead. Sinabi ko, ba't ang mahal nito? Tapos sabi niya, ay, ganun na nga po eh, mahal na yung presyo. Tapos sabi ni Mike, dahil yan kay BBM. Tapos sabi niya, nga po, yung dami na pong galit sa kami. Mahal yung presyo ng bilihin. Oh, grabe, you see,
kawawa talaga yung taong bayan kasi yun, hindi yun ang pinangako niya sa atin eh. Ang pangako niya, ibababa yung presyo, papalabilisin ang... Ha? Narinig mo yung kanta na sa SMNI, yung kanta na ang presyong 20 ang bigas, nasaan na? 20 ang bigas, nasaan na? Diba? Tapos may sasabi, wala na. Wala na. Meron nga dyan, senior citizen na nagbabiral, na sinabi niya na parang ano siya, street dweller. Sabi niya, yung pinangako ni Bongbong Marcos na 20 pesos ang kilo na bigas, eh naging 4 na 20 pala eh. So naging 80. Sabi ko, kaluoy naman talaga ang taong bayan. But we're here, mga palangga. We're fighting para, magkaroon ng hustisya. Itong lahat kayo na nagsasakripisyo at nahihirapan dahil sa walang habas na korupsyon. At walang pakialam. Alam mo, Ate. Yeah, go ahead, brother. Mga kababayan, kung hindi lang siguro nagsalitang magsimula si Ate Claire at in-expose itong mga ginagawa nila di sa Marcos, we would not know. Pero ako, may inkling ako sa mga ginagawa nila. Pero siyempre, si Ate Claire, mas matindi yung kanyang sources eh. Yung kanyang mga ahas, sobrang dami. Ako, isa ako doon sa ahas. Yung puting ahas. yung serpano. Ako yeah, talaga yeah. Yun, yung nag-check na doon. Yeah. There's no question. Walang duda din na yung contribution ni Ate Claire para mamulat yung taong bayan sa nangyayari, hindi matatawaran yun. At the expense of her at the risk of her life, the well-being of her family, of course, financially gagastos siya because hinaharas siya ngayon ni Lisa. Mm-hmm. But she had been consistent, nilalabas talaga niya yung impormasyon, and then you see binibigyan na siya, mas marami nang nagbibigay sa kanya ng impormasyon ng mga ganito. Binibigyan siya ng ebidensya because nakita nila na credible siya at nilalabas talaga niya. Para mamula tayong lahat, and we should be thankful to her sa kanyang sakripisyo. For her sacrifice, ayan, hinaharas siya ni Lisa Marcos for what we were doing here on our part. Hinaharas din kami. Ay, di lang naman ako. Si Pebbles. Sino pa bang kinasuhan na nila? General Macanas. Si General Macanas. Yeah. Oh, basta ako, every time nakasuhan ako ni na sa utos ni Lisa Marcos, number one siya doon sa talaga palagi Lisa Marcos, Annex 1 ka talaga pag ako ang respondent. Siyempre, Annex A ka pag ako ang complainant. Actually, Annex 1 din siya sa akin eh. Annex 1 din siya. Pati sa FBI, siya yung nangunguna. Oo, di natin tatantanan yan. Okay, kaya sabi ko, di ba, kakalad ka rin ko talaga yung bruhang yan. But ganun pa man, brother, siyempre pasalamat din tayo. Alam mo, sabi ko naman, kung kahit magsalita ako dito, kung ang taong bayan ay wala sa tamang wisyo, kung mga bangag yan, hindi yan maniniwala sa ating mga in-expose dito. But we are grateful sa inyo, sa lahat, Maisog, KOJC, SMNI, lahat ng naglalabas ng kanilang tingog, ng kanilang boses ngayon. So we are thankful, grateful po sa inyo. Lahat ng mga nanonood, lahat ng mga sumusuporta, lahat ng nagsishare ng mga videos, ng mga vlogs ni Ate Claire, ng kanyang mga revelations, maraming salamat sa suporta po niyo. Ate Claire, may nag-text sa akin. Sa birthday ni President Duterte. Oh, may nag-text sa akin yung President. Sa birthday ni President Duterte, nag-dinner sila eh. Tapos, sabi naman ni President Duterte doon sa lechon. Oh, gorgorin mo na yan. Ayaw, parang, a shout out kay, kay Doc Lorraine Badoy. Nagchikahan din kami. Ikwento na lang natin, ikwento ko behind the scenes. Siya yung kachika ko. Siya rin yung kachika ko. Natawa nga ako eh. Sa mga kababayan. Sabi daw, gorgorin mo na yan. Sige ka na. Isa lang natin yung picture sa akin. Sa birthday ni Pangulong Duterte, nandoon pumunta yung mga, sila Doc Lorraine, sila Attorney Trixie. So na raw, yung nire-ready na yung conchinilio. So, yung maliit na lechon, di ba? Yung maliit na lechon, oo. Lechon na maliit. So, hawak-hawak daw nung waiter yung knife about to cut the lechon.
Sabi daw ni Pangulong Duterte, oh, gurgurin mo na yan. So, gurgurin na daw yung ano. So, nagtawanan daw yung lahat. So, happy birthday. Maharlika inspired yun eh. Yeah, happy birthday kay ating, kay Pangulong Duterte. At, happy birthday sa President. Well, ako talaga nagpasalamat sa kanya kasi kinonfirm niya yung Polboronic. Mm-mm. Diba? Hindi na, sabi ko, hindi lang ako nagsasalita. Sabi ni Doc Lorraine, I declare, Maharlika inspired. Thank you, Doc. Doc Lorraine. Thank you, Doc Lorraine Badoy. Lalaban thank tayo you, para sa katotohanan. Thank you so much. Yes. And well, hindi lang kinonfirm ni Pangulong Duterte kasi hawak ko na yung ebidensya eh. So, it's just a matter of time and, basbas na itong nagbigay sa atin ng information para ipakita sa public. But I will say that, you know, part of the evidence po nasa akin na. So, abangan nyo yan. Attorney Glenn, any beautiful comments or words sa ating mga palangging na natuwa ngayon sa atin dahil hindi tayo masyadong, alam mo yun? Okay. Oo, at least may light moments tayo. Pero yung pagpipista natin, yung babaeng ahas. Babaeng ahas pa rin. Pagpipista natin together, kasama po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Nagsumusuporta po kay Ticker. Ito, my message will always be this. I am very grateful sa inyong lahat, mga kababayan, na sumusubaybay po, nanonood, making effort to give a part of your time para malaman yung issue natin laban sa administrasyong ito. In the hopes na mabago nga natin ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. You see, we all want every Filipino to live a decent life. We all want every Filipino to have a roof, a decent roof under him and his family. Lahat naman tayo gusto niyan eh. Patin kung ang namumuno sa atin ay ganito kabalasubas, it calls upon ourselves to stand up and fight. Yeah. Hindi pwedeng si Maharlika lang, hindi pwedeng si Glenn Chong lang, hindi pwedeng si Gerald Macanas lang, hindi pwedeng si President Duterte lang, hindi pwedeng isa-isang tao lang. Dapat you know, mas mainam for us. It just so happened we are at the forefront. We are on the front line. Okay? Kami yung frontliners. But nakakataba ng puso to know that our anonymous brothers and sisters, our anonymous fellow Filipinos are right beside us and behind us. Yeah. Supporting us every step of the way. Kasi ang victory natin dito is victory for you, for me, for everybody else. Hindi natin makakamit ang maliwanag na kinabukasan para sa ating manak, sa ating mga apo, kung hindi tayo tatayo ngayon, if we don't stand up, if we don't speak up. Sa mga informants na nagbibigay po ng ebidensya kay Ate Care, ang informasyon, maraming salamat din for taking the risk na baka madiscovery kayo, mahuli kayo, matanggal kayo sa trabaho. Meron nga kami isang kaibigan na kinasuhan, tatanggalin sa trabaho, and we're doing our best to help her to fight. You see, alam ni Ate Claire yan. Tinutulungan namin siya. Oh. Yeah. So, we parang chip in tayo dito sa laban na to. Chip in tayo. Ang may hihingi namin sa inyo, of course, your time na to listen to these issues, and ipakalat natin kasi kinokontrol kami. Kinokontrol si Ate Claire, kinokontrol ako. So, but we can get away with all these limitations with your help na ikalat ninyo yan. Because these are issues na dapat malaman ng tao. Because tayong lahat, we will get united only pag alam natin kung anong pinaglalaban natin. We cannot get unity kung ang sobrang kalahati ng Pilipinas, hindi alam kung ano yung issue. Pero kung alam natin lahat, we can all stand up together and we will win even without a fight. Yes. So yun yung hinihingi ko namin sa inyo. And for those who are doing it, maraming salamat po sa inyong lahat. And I wish you have a blessed week ahead because this is Holy Week. Holy Week. Yes. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Attorney Glenn Chong. Let's reflect. Okay. On Christ, that's the greatest love of all. The love God has shared to us. Sending His own Son to redeem each and every one of us, the whole of humanity. So,
let's try to be holy this week. Kahit itong week lang na to, let's try to be holy. Pero dito sa laban, walang holy-holy, mga kababayan. Walang holy-holy sa akin. Walang holy-holy sa akin pag si Lisa pinag-uusapan, brother, dahil di siya holy. Okay? Yeah. Hindi na siya holy. So, we keep to our brothers, our sisters out there, let us try to be holy. And even to ourselves. Yeah. Pero dito sa laban, walang holy-holy. Walang holy-holy. Tuloy-tuloy po ang laban. Tuloy-tuloy, hulihin, correct. Hulihin si Sir Marcos. Hulihin si Marcos Jr. Pero ang mga palangga ko, ang aking mga kababayan na umaasa para sa totoong pagbangon, dapat maging holy nga tayo. At magnilay, di ba? Magnilay. Pero sa laban, walang nilay-nilay, walang ceasefire. Muli, thank you, brother. Thank you, Attorney Glenn. Thank you. Thank you so much. Ayan. Thank you. So mga palangga, binabati muna natin si Dudes A. Roa, ang ihanyang mommy, 90 years old mommy. Thank you for listening. Karat Drow, thank you for listening. Lahat kayo mga palangga, Kim, Ronald Ulano, naku, ang dami-dami niyo. Basta love namin kayo. Thank you lahat sa inyong mga support. And of course, huwag kayong titigil dahil papunta na tayo dun sa pinaka-finale ng laban natin. Thank you. This is your fair lady, Marlica.